Dahil alam ko, ito ang gagawin ko. Narito ang mga dapat gawin kapag may bagyo o tropical cyclones. Ang Pilipinas ay madalas mapinsala dahil sa mga bagyong dumarating. Ayon sa PAGASA o Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, humigit-kumulang sa 20 bagyo bawat taon ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Kaya alamin natin ang mga dapat gawin bago dumating ang bagyo, kapag bumabagyo at matapos ang bagyo. Bago dumating ang bagyo, patibayin o lagyan ng reinforcement ang mahihilang parte ng ating mga bahay. Mag-imbak tayo ng mga ready-to-eat na pagkain gaya ng tinapay, biskuit, at delata na nasa lalagyan madaling buksan. Mag-ipon tayo ng malinis na maiinom na tubig na magtatagal ng hanggang 3 araw. Tiyakin natin na may sapat tayong kasuotan at handa ang ating emergency survival kit. Kasama dapat sa survival kit ang mga gamot kung nasusugatan, nilalagnat, masakit ang ulo at nage-LBM, radyo at flashlight na may baterya, kandila at posporo at pito. Siguraduhin nating puno ang baterya ng ating cellphone. At may hawak tayong listahan ng mga importanteng numero. Kung kinakailangan ng lumikas, agad itong gawin. Huwag din kalilimutang ilikas ang ating mga alagang hayop sa mas matataas na lugar. At paalala sa may mga taniman, anihin na natin na mas maaga ang mga gulay at prutas na maaari ng pitasin. Para naman sa mga mangingisda, huwag na tayong pumalaot dahil delikado at maaaring magdaroon ng storm surge. Habang bumabagyo at matapos bumagyo, kung pwedeng iwasan, huwag nang lumabas ng bahay o evacuation center. Huwag sumuong sa baha. Subalit kung kailangan itong gawin, siguraduhin magsuot ng bota. Huwag nang tumawid ng ilog lalo't kung ang tubig dito ay tumaas na ng kalahating metro o hanggang tuhod sa normal nitong level. Magmasid sa paligid at mag-iingat sa mga landslides at mga ligaw na hayop tulad ng ahas na maaaring inanod ng tubig. Ang paalalang ito ay handog ng Knowledge Channel.